Ayaw mo sabihin. Thank you. Ikaw, Rolly, anong gusto mo sabihin? Kurak! Pray ka, pray. Ampo. Ah, ampo. Ampo, alam yung ampo, Rolly? Ano? Pray. O, oh, yan. Oh, Bisaya, no? Yan lang, ano? Hindi yung pray. Kailangan ampo. Mga diga. Mga diga. Man, anong gusto mo sabihin? Anong topic? Padayon. Maraming dapat itapikin, kuya, pero pinaka-the best talaga yung kung sino talaga tayo, mag-claim na natin yan, kuya. Kanya-kanya nang claim ito. Kasi, kuya, lahat naman nag-claim naman sa isang banda. Hindi lang nila sinasabi. Pero pagkausap mo isang tao, kahit siyan lang. Sa kanto, sa university. Alam niya siya yung ito. Alam niya. Totoo siya. Hindi nga niya dinidin kasi kung wala siyang mga kumisang basa yan. Pero sa loob-loob niya, siya lang tama. Sige. Ikaw man, anong tama siya? Well, siyempre ang tama, kuya, yung Diyos lang, yung Holy Spirit lang. Siyempre, yung mga subscriber dito, kahit tatlo lang, alam nila, Christian tayo. Opo. Huwag tayo lalayo doon. So, gagamit naman tayong iba't ibang mga pangungusap. Pero yun ang ating target. Opo. Ang ating patutunayan na tayo talagang tunay na Christian, tunay na anak ng Diyos, at tunay na dumaan sa gospel. Yung mga ganun. Sige, para, sige. Ikaw mo, anong, ikaw ba talagang tunay? Yeah, kuya, tunay. Anong patunay mo? Uy, kuya, sabi nga natin, sabi nga ni Jesus, yung way, yung truth, yung life. Ang problema lang, nakalino yan. Ang alam natin, tayo ang meron yan. Ang problema nga, hindi natin kiniklaim eh. Dapat talaga, kuya, iklaim natin kung sino talaga tayo. Tayo lang ang totoo. Tayo lang ang totoo. Rolly, baka mayroon kang may ano agad dyan, may idadagdag, sige. Kasi kumbaga, yung mga tao sa daigdig ngayon, no? Kumbaga, naguguluhan na rin sila niyan eh. Sino ba talaga? Kasi lahat nag-claim, eh, di ba? Pero kung masabi natin ito, at kumbaga, sabi mo kanina kung may mga evidence na magpapatunay talaga na talagang tayo ito, palagay ko, makukumbinsi yung marami. So, anong evidence? Ang pwede nating ipakita rito sa Aldi? Mayroon ka bang alam? Kailangan talaga kasi malaki pong tao sa ano eh. Sinesentro mo agad sa gospel. Kasi yung ginawa ng Panginoon. Sige, nalakip na nga tayo sa gospel. Yung sabihin, pagkatapos maniwala sa gospel, yun nga, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, and Jesus Christ. Yun na requirement eh. Maniwala, tapos malakip ka dyan. Yung tinatawag ng Bible na bautismo. Yung tinatawag ng iba na binyag, o kaya yung ritual na tubig. Hindi ba man? Pero ano ba sa'yo talaga, Saldi, yung tunay na malaki po mabautismo sa gospel? Kasi nga, yung nga kuya, yung pag sinabing naniwala tayo sa full gospel ngayon, yung pinakauna eh, yung paniniwala mo dun eh. Tapos tayo doon, naniwala tayo doon. Kung paano patutunayan ngayon na talagang ikaw ay nalakip? Kaya talaga, kasi pag nalakip ka dyan, born again ka. Dalawang element yan, isang paniniwala, yung tinatawag na notisya, census, o pagkatapos yung pedosya, yung tinatawag natin baptism. Siyempre sa iba pa rin, binyag yan, bautismo, ritual, sa atin hindi. Sa atin, yung talagang tinuring mo, napatay ka, tulas ka na, at tapos ka na ngayon, pinorsok mo na lahat, pinorsok ka na lahat, at ang Panginoon na lang ang buhay mo, yun ang gagawin. Diba? Diba? Apo. Ikaw dyan, Big D. O, mami, ulitin ko yung isang tanong siya. Ikaw dyan, baka meron kang gusto sabihin. Sige. Yun na tayo, para maklaim natin, na tayo talaga yung dumaan doon sa full gospel, na namatay, living, na buhay magulit, bakit sa langit, yung kailangan makita yung app or your watch. Alam, nag-big-tay ka talaga. Hindi pa pwedeng kaisipan lang. Namatay ka, Kailangan may gawa. Talagang i-execute mo yun. At yung gawang yan, pananampalataya pa rin. Sako pa rin ng pananampalataya. Kasi wala ka namang gawa. Namatay ka, nilibing. Wala ka na. Nabuhay ka magulit na makita sa langit. Wala ka rito. At gawa lang ng resurrection and ascension ni Jesus Christ. Yung pagbaba mo rito, ay gawa rin ng Holy Spirit. Ng Diyos sama, nalakip ka na lang doon. So hindi yan para hindi yan gawa role yan, nanggawa ng tao na sabi ng mga Protestant, wag yan kasi pandagdag yan. Hindi natin dinadagdagan yung gospel mo, di ba? O sige, pagkatapos ng dumaan sa paniniwala at bautismo mo man at sino mang hindi maniwala diyan, hindi maliligtas. Ayun ang nasa Mark chapter 16 verse 15 and 16. So yung hindi paniniwala diyan, ano yung hindi mo pinapaniwala kaya hindi ka ligtas? Yung maniwala ka at saka mabautismo. So dalawa 'yon pero isa. Tama? At doon tayo ngayon naka-focus bagamat alam natin kung pagkakaiba ng Old Testament, ng New Testament, yung transition from Old Testament to New Testament, yung Book of Acts, really. At alam din natin, nung pumasok yung Book of Romans, kay Paul yan hanggang Philemon, ayan ang, yan ang panahon na kung saan si Paul ginamit ng Panginoon sa heavenly ministry ni Jesus Christ, sinugo si Paul, nangyari yan from 51 AD, approximately, hanggang nitong 1900, di ba? 1992 to be exact. So, nung pumasok yung last days, itong Bible ang usapan, not rightly dividing the word of truth.
as according to 2 Timothy 2:15, di ba, Rolly, nag-usap tayo kanina rito? Kailangan pupunta ka na sa Hebrew. No? After Philemon, Hebrew, transition na naman yan. Itong aling araw, from the early medieval to last days, tayo na yon. So makikita mo, yung Hebrew ba, parang nawawala yung kaligtasan. Balik tayo sa transition. Okay, sa Old Testament. E di nga kasi, sa tingin ng Diyos, ang buong daigdig ngayon, alam niya, nung araw pa, yung mga Christian, hindi na Christian. Ugaling Udyo na, nakikipamatok na sila sa hindi dapat pamatukan na doctrine. Kaya may simbahan, may mga pare, may mga pastor, may laity no? Versus clergy, okay, over clergy. Ibig sabihin ng Christianismo ngayon, parang pumapasok na sila doon sa paradigm ng Hebrew. Yung Book of Hebrew. Hindi yung si Paul din ang author. Sabi ng iba, hindi. Whatever. Ang issue rito, Rolly, Simon, John Bigtin, Saldi, at Kurak, at Billy. Tila yata ito yung order ng salvation ng Panginoon as far as theistic is concerned, yung Bible. Pagkatapos niya, nang pumasok yung Hebrew na kung saan sa ating context, mga 1990s yan eh. Pumasok na yung tinatawag na letter ni Peter. 1 Peter, 2 Peter, 3 Peter. Imang ganun. As papunta na yan sa 1 John, 2 John, 3 John. Ba, doon tayo pumasok sa eksena naman. Na kung saan, nung araw pa, 1992, nakakalata na tayo. Kakaroon ng transition from the early medieval na kung saan mamamatay ka pa sa kalagayan ng mga Christian na pagdating ng Panginoon Jesus, buhay ka pa dapat. Pero dapat namatay ka na rin, nilibing. So, pumasok na yung mga yan na, yung spiritual meaning ng 1 Peter, 2 Peter, 3 Peter, ay, 2 Peter, na kung saan nandun na yung hindi mabagal ang Panginoon sa pangako niya pagbabalik, kundi ang problema hindi sa kanya, kundi sa atin. Hindi pa tayo talaga nagsisisi o nagbabago ng isip tungkol sa kung ano talaga yung dapat paniwalaan at hindi na dapat paniwalaan. So ngayon, na-conclude natin ang hindi na dapat paniwalaan ay lahat ng katuruan ng nakaraan na kung saan kulang. No? Bagamat kumisan, malapit sa totoo, pakialas sumasablay. Sa context ng last days Christian gospel. Nang dulot-dulo nito, yung outcome, yung resulta, yung 1 John, 2 John, 3 John, nang maaaraw hindi tinatanggap ng mga unang Kristiyano, lalo na yung 2 John at 3 John. Pero yung 1 John, sa ngayon, swak na swak eh. Dahil ang resulta pala nitong pinag-uusapan natin noon, na pagkatapos nating mamatay ni Libing, as in namatay ni Libing, na buhay mong ulit, sumalangit, as meron tayong bagong kaligasan, hindi tayo taga rito, tigalangit tayo. At ang buhay na nandito hindi lang ang Holy Spirit ni Kristo, kundi ng Diyos Ama. Ang resulta pala nito mo, hindi man yung millennial paradigm na si Jesus Christ magre-reign and rule sa millennium sa pamamagitan ng kamay na bakal. Dito sa daigdig, although sa langit, love yun. Kaya lang yung love, as far as we are concerned, ang kung saan ang buhay na nandito hindi lang yung Holy Spirit ni Jesus Christ, kundi yung Ama, ay kailangan maximum yung love. Kaya naman sa verse dyan, sabi ron, kapag hindi mo minamahal o iniibig yung kapatid mo, ay, hindi ka pwede. Okay? So ngayon, ang kita nyo, dinidevelop pati tayo rito ng Holy Spirit o yung sumamagitan ng banding-banding na ito. Malay mo, baka itong taping na ito para lang ng Panginoon para mag-banding tayo. Kasi sa totoo lang, iba-iba pa rin ang ating isip, iba-iba pa rin ang ating konsepto tungkol, lalo na sa usapan natin kung ano yung resulta ang dumaan ka sa gospel. Di ba, Rolly? Kanina, bago tayo nag-taping, o iba-iba ng pinag-usapan natin. Existential ba? Pragmatic ba? Idealistic Christianity ba? O supernaturalistic, mystical, whatever. Lahat alis pinag-usapan natin. Pero ang dulo nito, lumalabas, parang pinapalabas na ng Panginoon at para may prepare tayo sa rapture. So, evacuation, yung tinatawag natin great snatch. O yun nga, ascension ng church, rapture. Eh, kailangan talaga isa yung church. United in church, kahit ano yung mga nakaraang mga paniniwala, mga regional personalities, mga genetic na personalities, kailangan may isang tabi yan at ang personality na lang ng Holy Spirit ng Diyos Ama ang siyang manaig sa atin na nangingibabaw yung agape, love. Na kahit iba-iba tayo ng paboritong pagkain, kulay, paboritong lugar, etc., paboritong philosophy, paboritong theology, wala, nagiging non-essentials yun. At nauwi tayo ngayon sa essential na Diyos na lang, na pag-ibig na lang ng Diyos ang iral. Nato-tolerate natin yung ating ang kainaan ng kapatid, hindi na tayo nagiging judgmental. Di ba, Rolly? Ano pang may dadagdag mo ron, Rolly, dito sa dito sinasabi kong paradigm na to sa Bible? Tapos mamiya-miya yung Jude. Di ba, nang pinakauli ang bagay revelation yung Jude. Sa Jude, di ba, yung mga tao dyan na nangangaral, maraming ulap, walang ulan. Iba ngayon yun, baka tayo rin yun. Yung ang dami pang sinabi, ang dami pang doctrine, ang dami pang mga palabok sa buong, yung pala, wala rin resulta yan.
Araw lang tayong batingaw na umalingaw nga, wala pala tayong message. Mm-hmm. Pero tiyakin natin mo, ano message natin? Message natin, love, kuya. Love. Kaya kasi nga, pang ang Holy Spirit na ng Diyos Ama, ang siyang buhay na. Hindi Diyos Ama, iba yung Diyos Ama. Hindi siya umalis doon. Iba tayo doon, nandun tayo sa langit ng mga langit. At si Kristo dyan sa langit, kasama rin tayo doon. At ang pinag-uusapan natin dito, yung Holy Spirit. Yung genes. Libaw mo, sinong buhay mo ngayon? Ang Diyos Ama, kuya. Ang Holy Spirit ng Diyos Ama. Pero parang ang New Heaven and New Earth, may Cordero at saka may Diyos Ama. So ang pinakakaluluwa mo, yung Holy Spirit ni Jesus Christ. Ang pinaka-spirito mo, ang katandem niya, yung Holy Spirit ng Ama. Pero hindi ikaw si Jesus Christ. Opo. Hindi ako. Hindi tayo. Pero hindi rin ikaw ang Diyos Ama. Lalo hindi ako. So, ang Holy Spirit. So, pagka Holy Spirit ng Diyos, ang usapan, anak tayo ng Diyos. Kahit na Holy Spirit lang ni Jesus Christ, anak tayo ng Diyos. At pag anak ka ng Diyos, hindi ka mag-aastang parang Diyos. Hindi ka mag-aastang parang si Jesus Christ. O, yun ang medyo inaalala ng iba. Baka mamaya maging mabuso. Kulto tayo. Hindi. Mga anak tayo ng Diyos. So, tumatawag pa rin tayo sa Diyos Ama. Nagpipray tayo lagi sa Diyos Ama sa pamamagitan pa rin ni Jesus Christ. Kasi nga, hindi nga tayo si Jesus Christ. Hindi tayo ng Diyos Ama. Tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ at pang last days pa. So, anong dapat maging dating nito? Sa usapan natin ngayon, sa context ng unity ng church, yung love ng church, at saka yung absolute certainty na tayo talaga, yung tinawag ng Diyos sa huling araw na ito. Diba? Palagay nyo, ano yung, alibaba, naghahanap ng katotohanan yung iba sa labas, yung mga sa bundagdig. Paano nyo mapapatunayan na talagang kayo yan? At hindi yung mga Christian sa labas, napakababait din, napakabuti, napakatalino, and yet, sinasabi nyo, yung gospel nila, iba kaysa inyo. Kasi nga, ano yung pamantayan natin dito? Na, ano ba talagang hanapin nila sa atin? Yung good works, o kaya yung talino, o kaya whatever na mabuting ginawang pamantayan sa mga seminary, sa mga universities, sa cultural mores ng mga tao sa bundagdig na na-advertise sa pamamagitan ng radio, TV, internet, etc. Ano ba talaga yung pamantayan tungkol sa mabuti at masama? Okay? Sila o tayo? Tayo. Sa tama at mali, sila o tayo? Tayo. Sa maganda at pangit, sila o tayo? Tayo. Sa kaliwa, sa kanan, sa kataas, sa baba, kung ano-ano pang issue, sa kulay, o ano pa mang... So, lahat ng issue, lahat ng opposites. Sino ba talagang dapat na maging authority at maging pamantayan? Sila o tayo? Tayo. Paano pala kung sasabihin nila, kayo! Ilan lang kayo? Kayo! Hindi naman kayo nag-aral. Kayo! Wala naman kayo sinabi sa lipunan. Ni wala kayong pera, mga gano'n. Anong pala lang masasabi niyo? Well, sasabihin natin kuya sa kanilang mabilisan ng authority parating sa ganyan yung Diyos lang. Kasi nga itong daigdig na pamantayan nila, dito sila kumuhugot lahat ng kanilang kaalaman. Yung kanilang tinatawag na panukat para sukatin ka. At pinagpalagay nila, ito yung authority. Ito yung authority. At sinasabi natin hindi. Galing lang sa Babylonian, Medo-Persian, galing sa Greek, galing sa Grecian Empire, galing lang sa Roman Empire. At lahat yung mga empire na yun kay Satanas. No. Sablay. To mention yung mga nanguna pa rin, Egyptian, Assyrian, at saka yung mga Nimrodian o kaya kung ano pang Nephilim na civilization na kung saan pati yung China ngayon, napag-inalaan na ng God's culture. Kasi yung Great Dragon, Red Dragon sa Revelation 12. Alam niyo na ba yun? Sa nilang latest sa God's research, culture. No? Aba, ito palang God's culture. Mas ingit ko lang. Meron sila ngayon. Nagre-raise sila ng fans. Hindi raw sa YouTube channel nila. Okay? Para sa ano to, conference na gagawin nila sa buong Pilipinas na nakadeschedule na sa Bisaya, sa Mindanao, baka rin dito, Luzon. Na kung saan, ang tawag nila, Philippine Arise. No? Arise. Sabihin, mga Pilipino, Pilipinas, bumangon ka. Okay? Sapagkat ikaw pinili ng Diyos ng araw pa hanggang ngayon. So itong mga researcher na to, hindi naman natin kasama. Sipin mo, nag-i-spend sila ng time, pati buhay nila, pati karangalan nila, tinataya nila. Kasi mga Pilipino raw, dito sa Pilipinas, sila yun talagang original na focus ng Diyos even sa panahon pa niya hanggang ngayon. Dahil lang kasi Satanas galit siya rito kaya nagkaganito tayo. Pero nitong huling araw dito raw sabi ng itong mga taong ito itong God's culture na to sa Lumos Gold Series hindi naman sa pinopromote natin. Ako talagang gusto ko yung tipo nila kasi pabor sa atin Pilipino tayo sabi sa pananaw ng daigdig. O pero hindi ko alam kung tumaas sila sa gospel, palagay ko hindi rin. Anak pa rin sila ni Satanas, kahit marinig nila ako. O pero ina-appreciate natin yung natatagpuan nila. It may be true, it may be not. Pero sa akin, gospel lang. Di ba? Tama? Tama. Ito yung sinasabi lang kayo hindi, wala na akong pakialam. Ang mahalaga rito, yung gospel lang. Okay? Diba katotoo rin? Kasi 4 million na rin yung kanilang viewer o subscriber, marami na. At wala pa rin nagko-contest, wala pang...
at dumidebate doon sa kanilang posisyon na Philippines lang. And dogmatically, ina-assert nila na talagang apple of God's eye. Hindi ganun Israel. Okay? So, kung mag-aaralan ng mga nakikinig sa atin, yung kanilang mga view, yung kanilang, I mean, yung kanilang mga YouTube video, baka mag-isip-isip sila. Baka itong sinasabi natin, may laman. Kasi hindi tayo kilala ng mga yan. Okay? Pagka nakilala tayo ng mga yan, baka magbago rin sila ng isip. Na hindi yung kanilang soteriology, hindi yung kanilang eschatology ang tama. Bagamat medyo kuminsan, parang nagkakaparalel yun, tsaka yun sa atin. Pero pagdating sa doctrine sa salvation moon, wala tayong ano dyan, compromise. Kahit sino pa sila, demonyo sila, anghel sila. Basta't pagdating sa kung paano maligtas, ay nandun lang tayo mo sa dugo ng Panginoon Jesus. Doon sa kanyang ginawa sa Kalbaryo, yung gospel. Tama ba yun? Tama, tama. Pero uling araw ngayon, pinipilit nito mga taong ito na dito rin sa Pilipinas. Hindi ito rin inihanda ng Diyos para sumalubong. Parang John the Baptist pa sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Meron silang ibang concept sa 144,000. Pinag-aralan ko na, ni-research ko na. Medyo may konting element of truth, na? Pero sinasabi rin nila, hindi sila dogmatic doon. Dogmatic lang sila, kumbaga, ng Philippines. Yan talaga. At yung salitang Maharlika na balak ipalit ni Presidente Duterte sa Pilipinas, binigyan nila ng laman yan. Sabi nila, mali yung, yung research sa mga university sa Pilipinas, karamihan galing sa mga Jesuits, karamihan sa mga Kastila, eh, medyo bias yata sila sa mga Kastila, lalo na sa mga Jesuits. At naunawaan ko yun. Pero even considering all that facts, na kung saan, pati ako may bias ka, baka totoo na yung salitang Maharlika hindi galing sa San Chris na yung Indian, yung culture nila na kung saan karamihan ng mga Pilipino kinukuha sa San Chris, yung mga salita rito, kaya sa Malayan, okay, Indonesian, hindi raw totoo yun. Ang salitang Maharlika daw hindi galing sa Malay, okay, Indonesian, whatever, etymology. Kundi yung salitang Maharlika raw, nanggaling salitang Mahar, ang ibig sabihin, tinubos ng babae na tinubos, na kung saan, yung leka, yan, possession, whatever, ano na lang nila yan, browse na lang nila sa YouTube na mga God's culture. Pero ang talagang direct meaning daw ng Maharlika, Bride of Christ, o Bride of God. O di ba tamang-tama sa atin yun? Kine-claim natin dito, we are the Bride of Christ. We are the Bride of God sa New Heaven and New Earth. Dito sa Pilipinas, masyado nga di natin dun eh. So macho, sinasabi nga nitong binasa ko palang text sa inyo sa akin ngayon, ayumi na rin tayo, aliwanan ang lahat nandito kasi nga inaantay tayo ng asawa natin. Sino asawa natin? Edi yung sinasabi nitong mga God's culture na ipapangalan doon sa Pilipinas, dapat Maharlika talaga. Kasi ibig sabihin ng Maharlika, Bride of God, Bride of Christ. Sa Bisaya naman, sabi nitong mga Bisaya rito, yung Kananda, yung ibig sabihin niya, sa talagang ibig sabihin sa Tagalog, kaya sa English, Children of God. Eh, di pwede rin. Pero, ito ha, may dadagdag pa ako dyan. Ako naniniwala ako, hindi tayo na-influensya ng mga Malayan, Indonesian culture, South Asia, okay, Chinese. Hindi! Based na rin sa latest research, tayong kauna-una ng civilization, okay, Pilipinas lang, kauna-una, head of nations, buong daigdig, na kung saan, pati dito sa Southeast Asia, yun dahil lang kaya may Malaysian, Indonesian, etc. Pagamat sila, na-influensya na ng mga tinatawag na Nephilim civilization. Before Noah, siyempre, may mga Nephilim na kung saan, nandiyan lang simula yung alamat ng Great Red Dragon ng China, tsaka kung ano lumang dinidyos dito sa Southeast Asia, Asia, India, etc. Na kung saan, ang talagang nakaka-influensya lang sa religion ng mga Pilipino nung araw, na kung saan, ang Diyos dito, ang pangalan, Abba. Abba, hindi naman nahala, hindi naman batala. Abba. O bago pa dumating yung mga Kastila, yung mga conquistadors na yun, ang mga Pilipino, mulat na, Hebrew ang kanilang background. Alam nyo naman, ang Hebrew, si Eber, galing yan. Pati si Abraham, galing lang kay, ninuno niya si Eber. Si Eber, may dalawang anak yan, si Joktan at si Peleg. Si Peleg yan ang ninuno niya Peleg. Ng mga Hebrew, ng mga Israelites. So, yung si Joktan naman, napunta rito dito sa East. East. Dito yun eh. Yung mga Bilawan. Yung mga, hindi yung mga kay Ninoy. Pilipino to. No? Kung saan, may kulay na to. Yung lahi ni Shem yan. Yung papunta ng West, lahi ni, Shem din. Okay. Yung North, yun ang si Joktan. Yung South, yung mga itim. Yung mga itim, mga black people, no? Ayaw kong sabihin yung negro, ayaw nila yun. Joktan yun. Kulot. Ganun nila. Hindi tayo nagdi-discriminate. Yun talaga yung nakalagay sa Bible. Pero itong uling araw, ito na nga. Itong napabayaan for so many thousands of years na Pilipinas, Pilipino,
Eh dito rin pala, sabi ng mga tiga-God's culture, yung mga lost northern tribes. Mm-hmm. So sure. Kaya nga yung nakikita nila, yung 144,000 dito pipikapin, man's child, ang tawag nila, na na inano sa langit, no? Pinamature sa langit. Sa akin tingin, pati yung mga napatay nung panahon ni Jesus Christ, yung mga bata ron, nadamay kay Jesus Christ, pinapatay ni Herodes. Mm-hmm. Alam ko, ano yun, first fruits din ang tawag doon. At yung mga 144,000, first fruits din. May palagay akong after the rapture, dito magkakaliwanagan. After the rapture, na yung man's child na yan, at yung babae na kung saan, na kung titirahan ng dragon, na kung saan, physically, yan ang China, etc. Na kung saan galing lahat ng authority kay Satanas. So dito, sinasabi ko, hindi ko man-explain ito ng buo. Papi ako lang sinasabi kasi nabanggit ko lang nga yung God's culture. Pero itong eschatology, itong uling araw mo, mabilis na nagpapalit ng ano, ng anyo. Mm-hmm. Sa, lalo na sa ating context. Mm-hmm. Pagmula sa Western, European, American, context of hermeneutics, nagpupunta sa Easter. Mm-hmm. So, magabang-abang yung mga nakikinig sa atin kung paano natin i-integrate ito. Mm-hmm. At kung paano gagamitin o paano natin gagawin sa tulong o inspirasyon ng Holy Spirit. Para kahit pa paano, kahit di natin linya yung tribulation period. Kasi alis tayo rito, mararapture, wala tayong pakialam dyan. Pero kahit pa paano, ngayon, ng uling araw, nabubuo yung mga data, historical data, because of so many search engine sa computer, sa technology, na napakadali na mag-research. Hindi tulad nung araw, pupunta ka pa sa kung ano-anong mga library sa pundagdig, kakaral ka pa kung saan-saan, tapos makukuha mo, kapiraso lang. Sa ngayon, napakadali. So, ang pinaka-latest talaga, Pilipino. Ang siyang focus ng Diyos, pagdating sa panlangit, at yung mga audio, panlupa. So, ngayon, nandito na tayo, nandito na rin yung mga audio, tsaka mga entil, nagalo sa Pilipinas, just like in the early Christian era, yung tinatagong transition, yung Book of Acts, ano yun, entil at saka mga audio, tapos naging focus sa Gentile primarily, tapos ito, nauwi na naman tayo sa Gentile Jew. Kaya lang, Pilipinas ng focus, hindi na Israel. Maraming laman itong sinasabi ko, kaya lang, binibigyan natin ang background. Itong mga nakikinig sa atin, na yung pinapakinggan lang YouTube channel na to, nakaramihan, puro audio. Eh, ano to, marami tayong mararating dito. Pero sa ngayon, gusto nating matiyak sa usaping ito, ng dulo ng gospel na to, church, yung iglesia, yung eklesia, yung tunay na Kristiyano dito sa daigdig na kung saan nagkatawang tao ang Diyos sa kanya nitong uling araw. Having said that, gusto ko lang i-review ulit to. Sa Old Testament, nung mag-transfigure si Jesus Christ, kasi Old Testament pa yun eh, doon sa bundok na yun, na kung saan, Mount of Transfiguration ang tawag. Andun si Moses, andun si Elijah. Kinakatawan yung law and the prophets. Si Elijah, prophets, yung law, si Moses. Tama ba? Tama. Andun si Jesus Christ, the Son of God, nung sabi ng Diyos noon, this is my beloved Son in whom I am very well pleased. Listen to it. Siyempre, iba-ibang interpretation doon. Nung araw, akala, ay, kumulog! Iba-iba. Pero sa akin, maliwanag na si Jesus Christ nang talaga ang hero natin, siyang ating Messiah, siyang ating Savior, etc. So, ang point ko, sa puntong yun, sinasabi ni Jesus Christ, ay, yung mga prophet at saka mga laws o kasulatan sa Old Testament, 39 books, ang pinapatunayan lang nila ako, sabi ni Jesus Christ. Di ba sabi niya? You search the scripture, sabi niya sa English, for you think in them you will find life. Andito na ako, sabi niya. So, nung dumating ang Panginoong Jesus, andun na siya, ay niya, hindi tinanggap ng mga Diyo. Tapos namatay si Jesus Christ, nilibing, nabuhay magulit, tumakad sa langit para sa atin, bumaba yung Holy Spirit, yung gospel, at nagsimula na ang Christianity nung araw ng Pentecost. Ito yung transition na sinasabi ko, na kapag hindi mo naintindihan yan, magkakalito-lito na naman tayo. At ito na nga nangyari sa Christianity, sa buong daigdig. Yung paraan ng kaligtasan nila, may bautismo, may speaking tongues, may laying on of hands. Whereas nung dumating si Paul, gospel na lang na 1 Corinthians 1, verse 15, chapter 15, verse 1, 2, 3, and 4. Ngayon, nung dumating yung ano, nung dumating na yung panahon natin. Sabi nga kanina, tapos na tayo doon sa mga transition na yun. Tapos na rin tayo doon sa tinatawag nating Hebraic transition. Eto na tayo. No, Mon? So bukas makalawa, tatalakayin din natin to eh. Pagkatapos doon sa Hebreo, Philemon, Hebreo, etc., Peter, at saka John, as Jude, etc., nandun sa Revelation. Alam mo, Mon, pag nag-aralan mo yung Book of Revelation, parang isang tumpok na naman yan eh. Pag mula sa 1, chapter 1 ng 22, makikita mo may konting Old Testament. Para sa Genesis, may konting Blue Code, yung 1 to 11. Di ba yun? From 11, nandiyan na si Abraham, hanggang doon sa dulo ng Genesis. Yun na yung ano, na yun na, doon na yung mga patriarka, nandun na si, alam na, si parang Red Code. Oh, nandiyan na si Abraham, si Moses, etc. Oh, parang Red Code. So, bawat tumpok ng kasaysayan, dispensationally, laging may body, soul, spirit. Laging may blue, may red, may yellow code. Laging merong panlupa, may panlangit.
laging merong indication na prescriptive at saka descriptive at saka prescriptive. Laging may kasalukuyang kinakaugnay ang kasaysayan at saka yung futuristically, prophetically na darating pa lang. Mm-hmm. So nasa dulo tayo ngayon mon ng kasaysayan na kung saan parating ng Panginoong Jesus, pa-conclude ng history. Kaya natin nakasasabi ng lahat ng ito. Malay mo, baka bago pa tayo makapag-produce ng another taping, baka dumating na si Lord. So bago dumating si Lord, gusto lang natin i-din na kung paano sa Old Testament, para makilala mo kung ano lang purpose ng 39 books, ng 4,000 years of history na yon, kailangan makilala mo ang Panginoon Jesus. Persona, hindi titik. Mm-hmm. Hindi libro, hindi kung ano nung babasahin mo pa, para malaman mo kung ano yung plano ng Diyos sa Old Testament. Mm-hmm. Si Jesus Christ mismo, nakita ng mga apostles, ng mga disciples ni Kristo, di ba? Mm-hmm. Like James, Peter, and John. Mm-hmm. Sa New Testament naman, huwag din silang maguguluhan kasi ang layunin lang ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng heavenly ministry niya, sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang Holy Spirit dito, ang nanguna nga si Paul sa pagbabroadcast sa buong daigdig. Nagdena na naman yung dalawang element of truth ng Old Testament. Mm-hmm. Yung law and the prophet. Ano nga pala yung law? Yung titik, yung Bible. Mm-hmm. Ano nga pala yung prophet? Yung mga 12 disciples na ginamit ng Panginoon noong araw pa. Sina Paul. At saka yung mga leader sa daigdig na to, sabihin na natin, pati yung mga reformer, nagamit ng Panginoon niya sa isang banda para lamang magkaroon ng katulad sa Old Testament na law and the prophet. Nang resulta si Jesus Christ. Ngayon naman, meron ding pinaka-law and the prophet, yung Bible. Salita rin ng Diyos yan eh. From Matthew, Mark, Luke, and John, hanggang doon sa Book of Revelation, ito yung counterpart sa Old Testament. Nandiyan yung titik, nandiyan yung law, kumbaga, baga matindi law. Pero nandiyan din yung mga pinaka-prophet. Nandiyan si Paul, nandiyan yung mga resulta ni Paul, nandiyan yung mga Christian leaders na ginamit ng Panginoon for so many centuries. At hindi na natin babanggitin ang pangalan kasi history na yun. At nitong huling araw, finally, ito na naman, nagkatawan tao yung pinaka-prophet at saka yung law sa pamamagitan ng misyon ni Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ, kundi yung bride. Yung pakakasalan ni Jesus Christ at magiging asawa ng Diyos eventually sa eternity future. Yun ang church. So, gusto malaman ng tagapakinig natin, no? Kaya ng mga curious natin, kung ano yung message natin itong huling araw, kung ano yung pamantayan natin, kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan, suhay at ano? Aligi ng katotohanan na pinakadating-dating-dating daan ng mga dadaan. Ang Diyos yun, di ba? Si Kristo yun. Yun ang bride ng Panginoon Jesus. Yun ang church. Para maging ano, kasuway at gabay ng lahat ng katotohanan. Kailangan ikaw ay iglesia. Tunay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero hindi yung nakaregister sa ICC. Hindi yung mga sinasabi nilang karatula sa Amerika, sa Europe, sa buong daigdig, o kaya sa Pilipinas. May mga international pa. Hindi yan. Ang sinasabi na natin, yung nakatatak sa puso niyo, yung Holy Spirit ng Diyos ni Kristo, na siyang buhay natin, na siyang bride, inulit ko, kasintahan, asawa ni Kristo for 1,000 years, at asawa ng Diyos, na Kristo na Diyos na, forever and ever. Sa ngayon, gusto lang pamantayan? Yung church. Hindi na pinag-uusapan, no, existential ka ba, pragmatic ka ba, ikaw ba idealistic, naturalistic, materialistic, ikaw ba supernaturalist, ikaw ba dispensational, ikaw ba covenantal, ikaw ba pre-tribulational, mid-tribulational, post-tribulational, ikaw ba premillennial, ikaw ba kung ano-ano pinapaniwalaan mo na naka-impluensya sa'yo, dog bot na genetically, environmental, hindi na yun. Pinag-uusapan ngayon, yung persona. Kung baga kay Jesus Christ, nasa gitna siya ni Moses sa kanila diyan. Tayo ngayon nasa gitna tayo ng katulad ni Elijah at saka ni Moses. Nandiyan yung Bible, nandiyan yung Gospel, nandiyan yung mga history ng mga nakaraang Christian na lahat ng katas nila, eto na yung chairs na kinabagan ng Diyos sa huling araw na nung maniwala sa Gospel at galing din sa Diyos, tayo nalakip doon, tayo namatay na ni Libing, ah, sinamatay ni Libing. Yun ang bautismo, na buhay magulit na makajalain, baba tayo rito. Sabi nga, nagtetext sa akin ngayon si Joseph, ay, iwanan na ninyo lahat ng ito, inaantay kayo ng asawa nyo. Ay, sabihin mo, hindi yung sabihin, alis ka sa business mo. Ang ibig lang sabihin nito, lahat ng ginagawa na dito, lahat ng iniisip, lahat ng sinasabi, Rolly, ang sa glory Diyos lang ay sa Diyos. Amen. Through Christ, amen, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, na buhay ng church. Yes. So, sino ang dinidiraan dito? Yung masterpiece ng Diyos. Hindi lang si Jesus Christ, kundi yung bride ni Kristo, yung church, yung tunay na iglesia na binaboy at binastos ni Satanas, ni-rape ni Satanas, at wala na yung church na yan, nandito na lang sa tipo. At kung sino man nakikinig sa atin, kasama sila dyan, basta't naniwala sila, kasama silang namatay kalakit ng church, ng gospel, at anda sila makibaka, makipagbuno ng whatever na pagpatulo ng pawis, lugo, dugo, at pati buhay yung kinakailangan, kahit di tayo dat ng buhay ng Panginoon Jesus. Ito na yung totoo. So ito na yung ating ipakikipaglaban hanggang mamatay. Hanggang the last drive. Amen! Amen! Amen.